Gajala, and welcome back to my channel. So for today's video, ayan, yung susunod po na clip na makikita nyo is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel art and paano siya ilagay or palitan sa ating YouTube studios. So, ayan guys, medyo kakaiba to sa mga content na nakikita nyo dito sa aking channel. But, ayan, let's get started! So, ayun guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel art at syempre kung paano rin siya ilalagay sa YouTube channel. So, maganda kasi na matuto kayo guys, lalo na yung mga baguhan o yung mga beginners pa lang pagdating sa YouTube kasi yung iba ginagawa tong pagkakakitaan. So, tuturuan ko na lang kayo kung paano para hindi kayo mapagasas ng malaki. So, una is punta tayo sa internet, ayan. And then, mag-search lang tayo ng template ng YouTube channel art. So, ayan. Then, pili lang kayo ng photos. Ito na lang yung una na lang. Yung piliin natin. So, i-download lang natin siya. And pagkatapos mo mag-download is maghahanap na tayo ng background na gusto mong gamitin para sa channel art mo. So, ako, pitch yung gusto ko. So, pili tayo ng pitch background. So, medyo nahihirapan akong pumili kasi ang daming magagandang pitch background. Pero, mas gusto ko kasi yung plain na lang. So, hanap tayo ng plain background na color pitch. So, ayan, hanap lang tayo ng balik tayo sa umpisa. May nakita kong pitch doon. Ayan. So, save lang ulit natin yung image. Ayan, save image, download. Then, so, para makagawa tayo ng channel art, kailangan natin ng PixArt. Ayan, buksan natin yung PixArt. By the way, guys, libre lang tong PixArt na to. You can download it on Play Store or App Store. So, patayin ko yung wifi namin para sure na gumagana siya kahit walang internet. Ayan, patayin na. So, just click the plus sign button dito sa baba. Ayan. And, ayan, pili lang tayo ng photos and yung pindutin natin yung pitch background na gusto natin. And then, tools, then crop natin into the YouTube size or yung 16:9. Ayan. Then, check. Then, mag-a-add tayo ng photo. Ang i-add nating photo is yung YouTube channel art template na dinownload natin kanina. So, ayan, guys. Ayan, i-adjust lang natin siya. Kasi, guys, yung YouTube channel art na template na yan is merong mga parts na hindi mo pwedeng lagyan ng, text. So, ayan. Pasensya na, guys, kung medyo in-adjust ko yung opacity kasi tinatansya ko kung ano yung pwede nating paglagyan ng text. So, kailangan yung pinaka-dark gray lang dun. Yung lalagyan natin, ayan, yung gitna lang nun. So, ayan kasi guys, merong light gray dun sa dulo, which is yung desktop mode ng channel art. Then, yung sumunod na gray is yung medyo dark na siya, is pang tablet. And then, yung pinaka-dark, which is etong may nakalagay na text, is yung pang mobile view. So, ayan guys, adjust lang natin yung opacity para makita natin kung saan natin ilalagay yung text. So, ayan. Natansya ko na and okay na siya. So, ayan guys, balik tayo dito. I-crop ulit natin siya. Crop into Twitter header naman para mas maliit siya. So, ayan. And then, pagka-crop mo and maglalagay na tayo ng text, which is yung gusto mong ilagay dun sa YouTube channel art mo. But for me, yung line ko, which is yung It's Your Girl Jelly, yung ilalagay ko. Para mas simple lang kasi gusto ko text lang yung nakalagay sa channel art ko. So, ayan. And then, lagyan mo lang siya ng design or ibahin mo yung font. Marami namang pagpipilian na font sa PixArt and you can download din sa the font para marami ka talagang pagpili ang font. So, but for me, ayan, pili lang tayo. Ang hirap mag-isip. Gusto ko kasi yung simple lang. Pero, ayan. Sige, pili. Ayan na lang.
Ayan, yung Breaking Wild. Then, lagyan ko siya ng stroke na gray. Ayan. Whoops. Tapos, lakyan ko lang yung G. Ayan. So, pagtas niyan is, i-adjust mo na siya para igit na dun sa template na ginawa natin kanina. Ayan. Dito na papasok yung pag-adjust natin kanina, no? Ayan. So, pag okay na yan, or nagustuhan mo na na dyan siya i-place, then okay na yun. Save na natin siya. Ayan. Pagka-save din, balik tayo sa ginagawa natin kanina. And balik tayo doon sa 16 by 9 na YouTube template. Ayan, 16 by 9. Ayan. And then pagtas, i-add photo mo yung ginawa mong channel art. Na Twitter header yung version. Ayan. I-add photo mo siya din. Ayan. Papasok na dito ulit yung pag-adjust na ginawa natin kanina. Para nakagitna yung channel art mo. Ayan. And then, para readable siya. So, kapag okay na, na-adjust mo na din, save na natin siya. But by the way, bago pala natin siya i-save is, babalik tayo sa tools. Then, resize. Hanapin nyo yung resize tab. Then, lalagyan nyo lang is 2048 yung width and then 1152 yung height. So, yan. Save na natin siya. So, ngayon naman is ilalagay na natin siya sa YouTube channel. So, punta tayo sa internet. Ayan. Ay, patay pala yung wifi ko. Buksan muna natin. Tapos, ayan. Punta lang kayo dun sa upper. Ayan. Dyan. Yung sa may picture nyo. So, ayan. Then, click your channel. And then, ayan. Kailangan naka-desktop version pala yung view nyo, ha? So, ayan. Para mapalit na siya, pipindutin nyo lang yung channel art na ginagamit nyo ngayon. And, ayan guys, lalabas na dyan yung... Ayan mga besinom ko, makikita nyo dyan yung gallery, which is yung gallery ng YouTube na pwede nyo gamitin pang channel art. And meron din dyan your photos, yung mga makikita nyo naman dyan is yung mga ina-upload nyo sa Google account nyo. But in this case, yung gagamitin natin is yung upload photo sa gilid, which is ayan, 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 select up photo daw. So ayan, pipili na tayo and kuha tayo sa documents, sa my files. Then yung recent natin na ginawa, which is yung ginawa nating channel art, ayan sa pinakataas. Ayan, ina-upload na siya, guys. And kapag na-upload na siya, magiging blue na yung save button doon. Ayan, by the way, ipapakita pala niya kung ano yung magiging itsura niya sa tablet, sa TV, and sa phone. So, ayan, save natin siya sa phone. And intayin natin mag-loading. Ayan na siya! Tada! Then, ngayon is, tignan naman natin siya sa YouTube app. And tada! Meron na kayong YouTube channel art.